Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma. Noong Wednesday po, nagsimula na ang panahon ng Kwaresma. 40 days, 40 araw ng paghahanda bago natin ipagdiwang ang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At noong Wednesday nga, inimbitahan tayo na magkaroon ng pagbabalik loob sa ating Panginoon, magsisi sa ating mga kasalanan. Subalit hindi po ganoon kadali ang magbalik loob sa ating Panginoon, lalong-lalo na kung tayo ay merong intensyon na magpakabuti. Sapagkat sa intensyong yan, may mga dumarating na mga balakid o mga problema upang hindi natin maisagawa ang pagbabagong kailangan natin gawin sa ating buhay. Yan po ang tinatawag nating tukso. Tukso po ay bahagi ng ating buhay. Nariyan ang tukso para sa iisang layunin, upang iligaw at ilayo tayo sa kung ano ang tama at matuwid. Sa pamamagitan ng panggugulo at pagsira sa ating kaisipan at tinatawag nating mga values, tungo sa paggawa ng kamalian at kasalanan at sa tuluyang pagkasira ng ating pagkatao at ng ating kapwa. Maaring hindi po natin napapansin, subalit ang tuksong yan ay nandiyan sa ating buhay bawat minuto, bawat segundo, sa anumang iniisip nating kabutihan na nais nating gawin, agad merong isang tinig na nagsasabing, baka naman mas magandang gawin ito. O sinasabing, huwag na, sayang yung oras mo. Maging practical ka. Sinasabi namang, isipin mo munang sarili mo bago ang iba. Eto po ay tukso. Sa pagising sa umaga, nais nating magsimba at sasabihin sa iyong kulang ka ng tulog, kailangan mo muna ng pahinga, kahapon ay nagtrabaho ka ng maraming oras, magpahinga ka naman, pakinggan mo ang iyong sarili. Ito po ay tukso. Ang tukso po ay hindi kasalanan. Ang pagsunod at pagpapailalim sa impluensya nito ay hahantong sa kasalanan. If we give in to that temptation o sa tuksong yan, doon pa lamang mangyayari ang kasalanan. Merong paglalaro sa ating isipan, kaliwa at kanan, positive at negative.
Kung ginawa natin yung negative, doon tayo makakagawa ng kasalanan o pagkasira ng ating sarili at ng ating kapwa. Yan din po ang karanasan ng lahat sa atin at yan din ang karanasan ni Jesus. Walang pinalalagpas ang tao, ang tukso, katulad si Jesus na tinukso ni Satanas. Dahil gusto ni Satanas na maging kapanalig ang lahat. Lalong-lalo na yung mga mabubuti, katulad natin, tayong mga nagsisimba. Sa unang linggo ng Kwaresma, ipinapaalala sa ating lahat ang tungkol sa realidad ng tukso. Patuloy itong umaaligid sa atin ng gugulo upang sirain ang kabutihan na nasa atin na. Subalit, ang tuksong yan ay aalis at iiwan tayo kung tayo ay lumalaban, kung tayo ay may pananggalang. Pansamantala siyang aalis kung tayo ay matatag at matibay sa ating pinahahawakang paniniwala at pananampalataya. Pinapaalala rin sa ating unang linggo ng Kwaresma na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Yan ang ating narinig sa unang pagbasa. Hindi tayo pupuksain ng ating Panginoon. Bagkos, tutulungan niya tayo. Magpapakita siya sa atin ng mga signales upang maisip natin na yes, ang Panginoon ay nandito at ako ay tutulungan. Sapat ang kanyang biyaya upang manatili tayong malakas at matatag sa pagyakap natin sa kung ano ang tama at mabuti. Salita ng Diyos ay ating naririnig. Ang banal na Eukaristiya ay ating tinatanggap. Ito ang magpapalakas sa atin at iba pang mga sakramento na meron tayo upang sabihin ng ating Panginoon sa atin, tandaan mo, ikaw ay akin. Sasamahan kita, dadamayan kita, kumapit ka lamang sa akin. Ang tuksong yan ay mawawala. Hindi yan pang matagalan. Nandito ako upang tulungan ka. Kaya't mga kapatid, kapit lang kay Jesus. Ang tukso ay ating malalagpasan at mapagwawagian sa tulong ng Diyos. Unang linggo ng Kwaresma, tukso ay nandyan. Subalit, kailangan nating kumapit sa ating Panginoon. Ipagpatuloy ang good values na meron tayo, makinig tayo sa Kanya at labanan ang anumang uri ng tukso na dumarating sa atin. Want to know the Oblates? Who are the Oblates? Know their stories. Discover their missions, their ministries, and their spirituality. Get to know the Oblates. Everything about the Oblates. Know the Oblates. Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Oblate TV.